hanahanin ka. Pero huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Ipagpe-pray kita. Amen po ba tayo doon? So wala naman tayong iba sigurong magagawang best thing. No? Kundi panalangin ko yung kasamahan po natin na yan. Kahit na minsan nakakasawa na siya, kailangan pa rin natin siya isama sa prayer natin. Kahit na minsan di natin siya makasundo, kailangan pa rin natin siya isama sa prayer natin. Because we need the prayer of one another. At tandaan po natin yan. Bilang magkakapatid sa pananampalataya, iisang Diyos po natin na atin pong pinaglilingkuran. Kahit meron mang hindi pagkakaunawaan, naroon pa rin nakasama pa rin sila sa pananalangin natin. No, dahil alam natin na kailangan natin ng isa't isa at kailangan natin ng kapayapaang wala sa ating pong Panginoon. So as it is written ano po, sa verse 27 na ating pong binasa, sinabi nga ng Panginoon, kapayapaan ang iniuwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Remember, take note of this word, my dear brothers and sisters, kapayapaan ang iniuwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan. So, it is God's peace that Jesus Christ have left to His disciples. And by the way, itong John chapter 14 po, no, ay pagpapahayag ng atin pong Panginoon na kung saan kailangan niyang mamatay. Kailangan niyang magsakripisyo. Kailangan niyang dumanas ng paghihirap at sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Nanunguna ay hindi pa naunawaan ng mga alagad. So, ito ay pagbibigay ulit ng warning at pagpapaalala ng atin pong Panginoon na habang kasama pa ninyo ako, itong mga salita ko ang itanim niyo sa inyong puso para kapag dumating kayo sa pagkakataon na sinusubo kayo, na may mga challenges kayo, na may mga problema kayo, magkaroon kayo ng kapayapaan in the midst of your problems. So, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng kapayapaan ibinibigay ng mundo. Hindi ito katulad ng kapayapaan ibinibigay ng mundo. Sabi po ng psychology, mga kapatid, ang mga alak, ito po ay downer. Ito po ay antidepressant. Kapag ang isang tao ay nadidepress, kapag siya ay uminom ng alak at siya ay nalasing, gumagana ang kanyang pakiramdam. Nawawala yung kanyang pagiging depressed. For somehow, for some hours or minutes, gumagana yung kanyang pakiramdam, nagiging masaya siya. Nagiging totoo siya sa kanyang sarili, nakakalaya siya. Kaya mapapansin niyo yung mga taong lasing, doon sila nagwawala minsan. Doon sila nagsasabi ng katotohanan, mahal na mahal kita, iniwan mo lang ako. Doon sila naglulumpasan. Doon sila nagiging totoo kasi doon sila nakakalaya. Pero mga kapatid, after mawala nung kalasingan na yun, panibagong problema na naman. Bakit? Nasabi ko yun nung lasing ako. Madidepress na naman. Panibagong stress na naman sa kanila pong mga sarili. So, hindi ito yung kapayapaang nais ibigay sa atin ng ating Panginoon. Kundi, yung kapayapaang nais ibigay sa atin ng ating Panginoon is nandun yung sanity sa atin, nandun yung katinuan sa atin, pero meron tayong lakas ng loob. Meron tayong tapang at meron tayong pag-asa mula sa Kanya na ito ay lilipas at mapagtatagumpayan ito. Ito yung kapayapaang ibinibigay ng ating pong Panginoon. At yung kapayapaang ibinibigay na merong assurance ito, mga kapatid, na po merong assurance ito na pagkatapos ng mga problemang yan, magiging masaya ka. Magiging masaya ka. Hindi lang pagkatapos. Even during the problems, kaya mong maging masaya dahil sa kapayapaang ibinibigay ng ating Panginoon. At ang sabi nga niya, huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Kung kayo po'y tatanungin ko, ano po ba yung bagay na kinatatakutan nyo? Ayan. So marami. Iba-iba tayo ng fears. Ayan. Iba-iba tayo ng phobia. Ano, may mga taong takot sa matataas na lugar. Ayan. Ayaw nilang umakit sa matataas na lugar. May ibang tao na takot sa ipis. May ibang tao na matapang kapag gumagapang lang yung ipis, pero kapag lumipad na yung ipis, tumitigil at tumatakbo din. Ano po? Iba-iba tayo ng kinatatakutan. Maybe hindi tayo takot sa mga bagay sa mundong ito, but certainly, lahat tayo dumadating sa point na natatakot tayong mamatay. Natatakot tayong mamatay. Ano? Sabi nga, yung death is one of the worst stress giver. Sa tao, yung thought of death, kaya nga ayaw itong pag-usapan ng mga tao. Ano po? Kaya ayaw itong pag-usapan ng mga tao. Kahit na maraming nagbibigay ng death insurance, ito ng St. Peter, ano, nagbibigay ng death insurance, ayaw pag-usapan ito ng mga tao. Kasi we cannot accept the fact na lahat tayo mamamatay. But this is a reality. At isa pa sa nagbibigay ng takot sa isang tao, yung pagharap sa maraming tao. Yung pagtayo sa maraming tao at ikaw ay magsasalita. Kung biglaan po ako magtuturo dito na, sister, mag-lead ka ng prayer. Makakatayo pa yan tayo. So, isa yan sa mga fear natin. Sister,
pwede ko ba magbigay ng testimony sa ngayon? Bro, hindi ko alam na sabihin ko. Alam ba, nahihiya ko. So, isa ito sa mga nagbibigay sa atin ng takot. Meron tayong kanya-kanyang takot. At alam po natin, mga kapatid, na itong mga takot na ito, kailangan natin minsan ng oras at panahon para ma-overcome. Kailangan natin ng oras at panahon para ma-overcome. That is why, itong mga bagay na ito yung sinabi ng Panginoon bago pa mangyari yung bagay na kanila kinatatakutan. Kasi alam ng Panginoon na yung kanyang mga alagad, kailangan niyang ihanda. So sa ngayon, mga kapatid, ito ang mensahe sa atin ng ating Panginoon at nais ng Panginoon na maging handa din tayo sa kanyang pagbabalik. Dahil yung mga signs bago siya magbalik ay nagaganap na sa mga kapanahunan. Inuusig na ang mga mananampalataya ng Panginoon. Dumadanas tayo ng iba't ibang uri ng persecutions. There is war in every part of this world. Mayroong kagutuman, mayroong mga paglindol. Ano? Kung iisipin natin, nakakatakot. Pero kung tayo po ay may pag-asa at pananampalataya sa ating Panginoon, magiging excited pa tayo sa kanyang pagbabalik. Amen po. Amen. Tanungin mo nga yung katabi mo, excited ka na ba? Excited ka na ba? Sa pagbabalik ni Lord. Ano kayong sagot niyo? Amen. Talaga? Ayan, my dear brothers and sisters, habang ako po ay nagdinilay nitong mabuting balita ng Diyos na ito, no? Naalala ko nung mga panahon na ang mga alagad ay binabayo ng malakas na bagyo. Kung saan kasama nila ang ating pong Panginoon. Garang parang ganito tayo, ano? Para tayo yung mga alagad ng ating pong Panginoon. Masyado tayo minsan nababahala, natatakot sa mga bagay-bagay na nakakalimutan natin kasama natin ang Diyos. Because in Matthew chapter 8, verse 23 to verse 27, ito pa yung mga alagad na naglalayag sa lawa ng Galilea at naka-experience sila ng sudden storm. At ang Panginoon ay natutulog na po sa likurang bahagi ng bangka. One good thing about it, it's lumapis sila sa ating Panginoon. Ano po? So, ang tanong nga nila sa ating Panginoon, wala po ba kayong pakialam, nalulubog na tayo? Ang tanong sa kanila ng Panginoon, wala ba kayong pananampalataya? Okay, liliit ng inyong pananampalataya. So, dahil sa nangyari pong ito, nakita nila na ang ating pong Panginoon, siya'y makapangyarihan kahit sa mga bagyo. Siya'y higit na makapangyarihan sa lahat ng mga problema ang pinagdadaanan po natin. At ito rin yung gusto ko pong ipaalala sa inyo. Kung ano man po yung bagay na nagbibigay sa inyo ng pagkabagabag sa ngayon, kung ano man yung bagay na nagbibigay sa inyo ng problema, kung ano man yung bagay na nagbibigay sa inyo ng kalalahanin, mas makapangyarihan pa rin ang Panginoon. Amen. Walang bagyo, walang ulan, walang malakas na hangin na hindi kayang payapahain ng ating Panginoon. Even the great storm of fear in every man's heart, kayang payapain ng Panginoon. And so, napakaganda rin po, no, ng isang panalangin ng isang santo. Ayan. So, yung prayer ni St. Francis, so sabi nga niya, Lord, make me an instrument of your peace. Where there is hatred, let me sow love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. And when there is sadness, joy. So hayaan po natin, ano po na sa mga oras na ito, pakinggan lang natin itong napakagandang mensahe ng awitin po na ito. So maupo lamang po tayo at pakinggan po natin at pagnilayan po natin ito pong mensahe ng awitin, ano po, na kung saan panalangin ni St. Francis habang siya po ay nabubuhay pa sa daigdig na ito. To love with all my soul. Oh,
So much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Make me a channel of your peace. It is in pardoning that we are pardoned, in giving to all men that we receive, and in dying that we're born to eternal life. Palakpakan natin ang Panginoon. Sahay ng ano ng panalangin ni Saint Francis. So it shows us na bilang mga Kristiyano, tayo po dapat ang maging sabi nga channel. Ano po sabihin niyo channel? Channel. Sabihin channel dahil yan. Ano po? So kapag alam mo yung channel, station sa TV, no, channel 2, channel 7, sila yung dalo yan ng station ng station na yon para yung kanilang mga gusto ipakita ay maipakita nila. So, sabi nga ni St. Francis, ano, make me a channel of your peace. Ibig sabihin, bilang Kristiyano, ito yung isa sa layunin ng buhay natin. Sa pamamagitan natin, magdala tayo ng kapayapaan.